Kakay siya na. Yung 144,000, iskas ko na ito sa mga nakakaan, mga ministerial meeting. Ito na ang aking last na pag-iskas dito sa 144,000. Pero bago ko ito pisahan, mayroon ako dito na basa sa isang libro ng isang pastor na member siya ng Association of Pioneer Church sa Amerika. Baga, marami silang mga churches. Ngayon, may dumating na traffic. Ang sabi ng traffic ito, basahin ko na lang. Ang sabi niya, "The prophet began to inform us that in the last days, the Lord was restoring the fivefold ministry of apostles, prophets, pastors, teachers, and evangelists to the church. We were challenged to accept the arrival of apostles and prophets because today's church already had plenty of teaching, pastoring, and evangelizing. The arrival of the prophets and apostles would lead us to the world's last and greatest revival. The prophet revealed that we have been chosen as the people and the movement that would lead Christians into this final display of power in the last days. We were told that one such prophet had been commissioned by God to find the apostle, apostolic leadership and apostolic ministry that link with the prophetic would provide the basis for this new sorts of end-time anointing. God had revealed to the prophet that he and our association of pioneer churches were the chosen ones." Ito nga mga kapatid, ang pangalan ng aklat na ito ay counterfeit revival. Kasi hindi ito natupad sa kanila. Ito nga mga kapatid, hindi ito natupad kaya nagsulat siya ng aklat ang pangalan ay counterfeit revival. Ngayon, isa sa mga prophet na minimension niya na part ng counterfeit revival, ito si Brother Branham. Mayroon siya sinusulat dito tungkol kay Brother Branham. Ito ang sabi niya. Sabi nito, "If either a man was referred by leaders of today's counterfeit revival, that man was William Branham, despite the fact that Branham denied such essential Christian doctrines as the eternity, in-time restoration fulfilled, causing the greatest prophet that ever lived in any of my generation or any of the generations of revival I've led through. The Dictionary of Christianity in America acknowledges that the post-World War second healing revival in Pentecostalism began in the ministry of William Branham. On Mississippi 1946, while the prophet Branham was still only a humble at mystical game warden, a 200-pound angel with short length hair and a dark complexion appeared to him in a secret cave. The angel speaking, seeing, 'Fear not, I am sent from the presence of Almighty God to tell you that your particular life and your misunderstood ways have been to indicate that God has sent you to take a gift of divine healing to the people of the world. If you will be sincere and can get the people to believe you, nothing shall stand before your prayer, not even cancer.'" So ito, hindi ko na lang ito mahaba-haba. Pero ang mga prophecy ni Brother, mayroon kasi mga prophecy ni Brother parang ngayon na kundi. Tulad yung 1977, ang sabi ni Brother Branham dito sa sinulat na ito, "He proclaimed that by 1977, all denominations would be consumed by the World Council of Churches under the control of the Roman Catholics, that the raptures would take place and that the world would be destroyed." So hindi naman ito natutin. Kaya sa kanilang paniwala,
Si Brother Ba ay part ng Kautiyat Faith Revival. Parang paniwala niya na po sa prophet. Pero nag-admit naman si Brother Branham na yun ay gisang niya raw. Yung baga, in-admit niya na sarili lang niya yun parang panasaksa natin. Kaya pwede magkin yun. Kaya ako naniwala mga kapatid na si Brother Man ay prophet talaga na pinadala rin. Pero ang turo kasi niya, di pa niya naturo kumpleto ang naturuan ng mga puso. Kaya nagsabi siya, I restore yung doctrine of the apostles. Ang mag-restore ng doctrine of apostles, yung tulad ni apostle, kasi may mga apostle sabi ko na, hindi na personal na tinawag ng Panginoon. Kasi nang magbigay si Kristo nung nasa langit, yung mabasa natin sa Ephesians 4:16, kung saan si Kristo nagsabi niya, naglagay siya sa iglesia una, apostles, prophet, evangelist, pastor, teachers, to prepare God's people for work of service, para makilala kung sino si Kristo, para makaisa ang mga mananampalataya, para lalago titirin ang iglesia, magkaroon ng tunay na pag-ibigan. Yan ang sinabi diyan sa Ephesians 4:16. Kaya mga kapatid, hindi tayo magkaisa kung hindi talaga umalik yung fivefold ministry. Ngayon, ang isang gawain ng itong apuso ng prophet, pagpahayag nga ng mga hiwaga, ng Ebanghelyo, hiwaga kung sino ba si Kristo, kasi si Kristo hiwaga. Pwede pa basahin ba sa Ephesians 3:5? How does the revelation be made known to the meaning of these scriptures? As I wrote according to your words, hereby, when you may understand my knowledge of the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So, yung mystery ni Christ na ipahayag kay Kristo kung sino pa siya. Pagkatapos diyan sa yung verse 5, yung mystery na yan, pinapahayag lang raw rin sa mga apuso ng prophet. Hanggang ngayon yan, mga kapatid. Kasi si Kristo ay mystery, eh, hindi naman yan pinapahayag sa ibang mga ministry, wala na ministry of the apuso, ministry of the evangelist, ministry of the pastor. Kaya, kanya-kanya sila nang palagay kung sino si Kristo. Kasi hindi na sila nag-declare ng mga apuso. Apuso yan ang magpahayag. Kasi pinapahayag na yan kay Pablo, kung sino ba si Kristo, the mystery of Christ. Kaya sundan lang natin para magtuturo kay Pablo kung sino si Kristo. Iyon na, dapat magtuturo talaga tayo sa pagtuturo ni Pablo kasi si Kristo. Kasi Pablo nagsabi ng Kertorinya, nangitinuan, nasundin ninyo ang tutulad ng pagsunod ko kay Kristo. Hindi yung mga leader ng mga churches ngayon, kanya-kanya lang ang palapalagay ko sino si Kristo. Yan ang pinaparo nila yung leader nila. Wala nang follower ng Iglesia ni Kristo. So, paano ang kanilang sinuturo? Paano ang kanilang niya sa pagkakalagayan ni Kristo? Hindi si Pablo ang kanilang sinuturo. Ang mga iba naman, yung mga wanis, ang ama yun ang naging anak. Yung literally nila ang sinuno. Kasi si Pablo, kung ating pasahin ang Biblia, hindi nagturo na si Alaba ang naging anak. Hindi rin siya nagturo si Pablo na si Kristo yung tao lamang. At hindi rin siya tinuro kasi Kristo ay part ng 35 person. Although mayroon niyang Diyos, ang Ama, Diyos. Pero yung Ama kasi nga Diyos, ang anak yun. Sa Psalm 1, sa Psalm chapter 27, na pinukot niya ni Pablo sa Hebrews 1:5-6, ang sabi niya ng Ama, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipanganak kita. Ako'y tawagin na yung Ama at ikaw ay aking tawagin na anak. Kaya doon sa verse 8 ng Hebrews 1, Ama niya nagsabi sa kanyang anak, nag-God yun eh. Kasi siyang nag-anak, hindi naman si Maria doon nung nag-anak sa kanya sa unang pag-anak.
espiritual kalagayan ni Kristo ito biro. Hindi siya tao pa noon. Kaya kung basahin natin yung 1 Corinthians 15, verse 45 to 39, dalawa kaadan doon ang inimensyon. Yung unang nagang, yung pinagalingan natin sa kapanganakan sa labo ng tubo, sa lupa. Kaya galingan natin tayo sa lupa, mamalik rin sa lupa. Kasi yung pinagalingan natin, galing sa lupa na unang nagang. Pero may sinabi niya ang ikalawang nagang. Ang ikalawang nagang, si Ibanggir siya pa ay kumulit nagang. Si Kristo yun na Espiritu na galing sa langit. Na kung baba lang, naging tao, para ligtasin tayo kasi hindi naman mamatay yung Espiritu bababa. Eh, ang bayad ng kasalanan natin ay kamatayan. Kaya mayroong katawan na inanda sa kanya. Yan ang sabi sa Hebrews 5:7, na inandaan siya ng katawan na kanyang papasukan. Kasi pumasok pa siya sa sibukan, ngayon hindi siya tagasalibutan. Sabi nga niya sa John 8:23-24, ako'y tagay taas, kayo'y tagay baba. Ako'y babalik na doon sa dati kong kinalalagyan. Kali kaya sila sa langit. Walay sino mang makaakyat sa langit kung hindi yung bumaba mula sa langit. E paano siya makaakyat kung hindi niya galing doon? Kahit si John the Baptist nagsabi, ngayong nagsunod sa akin ay unang pa sa akin. Bakit unang pa si Kristo kay John the Baptist na 6 months man ang pagkamatanda ni John? Kasi unang pa si Kristo sa spiritual niya kalagay, unang pa kaya, unang pa na siya kay Abraham, di ba sabi niya, bago si Abraham na doon ako. Ibig sabihin, bago si Adan, ginawaan ng Diyos na doon na siya, kaya bago nga likay at sa libutan, na doon na siya na ipanganak ng ama, yung mabasa natin sa Proverbs chapter 8, 22-31. Wisdom doon ang pagkatawag sa kanya na nailabas na siya bago pa likay ng sanlibutan. Eh, sino ang wisdom sa ating panahon? Sa 1 Corinthians chapter 2, si patuloy, si Kristo ang karunungan ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang katwiran ng Diyos na binigay sa atin. Kung basahin natin yung 1 Corinthians chapter 2, 6, 1 Corinthians chapter 1, 24, and 31. Kaya, dito mga kapatid, si Kristo binigay sa atin ating katwiran, ating kamanalan, kasi hindi natin makita ang Diyos kung hindi tayo banal. Hebrews 12:13-14. Hindi rin natin makita ang Diyos kung hindi pure ang ating heart, Matthew 5:8. At hindi tayo makapasok sa kariyan ng Diyos kung hindi tayo magkaroon ng righteousness na higit pa sa mga eskriba at para sa iyo pasahin mo brand yung Matthew 5:20. Yun ang sabi si Kristo, yun ang sabi. O kasi dito sa John, sa Revelation 14, yung 144,000, wala sila ikaunting karunihan, hindi na dumiyan ng babae at hindi nagsimulin. Bakit? Na wala na may tao nga mula sa pagkabata at hindi nagsimulin. So dito ipasok ko na yun, yung agad nga, sila nagbihis na ng Kristo, ito nga ang mga believers. Kasi di tayo pumapasok sa karayan kung wala tayo ratio na higit pa sa mga eskriba at para sa iyo. Si Kristo man lang yung nakagawa na katwira na higit pa sa mga eskriba at para sa iyo. Kasi ng ating katwira na tayo mismo kung tayo, kahit gano'n tayo katwira sa harap ng tao, sa paningin ng Diyos parang banal lang na marumi, ayon sa Isaiah 6:6. At saka sa Roma 3:12, sa tingin ng Diyos wala pa yung mga tuwid kahit isa, wala pa yung mga gumawa naman kahit isa sa paningin ng Diyos. Sa maging mabutuhin lang tayo kung mabihis natin si Kristo tulad na ginawa ng taga-Galacia. So basahin mo muna yung Matthew 5:20 and then basahin mo yung Galacia 3:26-29. Kasi ginawa na yun ng 144,000. 5:20. Yan ang kailangan ng Diyos. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall be no place in the kingdom of God. Kung hindi tayo makapasok doon sa kingdom ng sa sarili natin, yung katwiran, source yung ating sarili natin, kailangan ng Diyos na nagigit pa sa eskriba at para sa iyo. Kaya mga eskriba at kung hindi pa sila kapasok, kulang yung pati ng righteousness. Kaya si Kristo, anong ginawa ng Diyos? Nahapag siya sa atin, ayon sa Titus 3:5. Ngayon, dahil nahapag siya, nagbigay siya ng retos na galing sa kanya. Kaya sa Roman 10:3, yung retos na ito nga galing sa Diyos, nireject ng mga Hudiyo.
Direject niya, hindi tinatak. Kasi si Kristo ito na binigay sa atin ating righteousness, ating holiness. 1 Corinthians 1:30-31. 5 minutes. Ha? 5 minutes. Matayong muna yan, brad. Yung 1 Corinthians 1:30-31. Masahin na lang ninyo yung kasi 5 minutes na lang. Ngayon dahil si Kristo ang ating katwiran, kabanalan at kaligtasan, sa Galatians 3:26-29, 1:30-31. But of him are you in Christ Jesus, who of God is made and one is done, and righteousness and sanctification and redemption. So say, si Kristo, at yan ang ganyan naman natin. Si Kristo binigay sa atin ating righteousness, ating holiness. Ngayon, anong ginawa ng taga-Galacia? Basahin mo muna sa Galacia 3:26-29. You are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ as the put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus, and if you be Christ, then you are the Abraham's seed, and there is no difference. So, mupaling na tayo, brad, kasi mabihis yan sa atin sa Tagalog, nabihis nila si Kristo. Sa pamagitan ng tamang bautismo, kaya nagkaroon na sila ng regulated pa sa Kristo, ba't para sa'yo? Makapasok pa sila. Kaya 144,000, pasahin mo brad sa Revelation 14. Pasahin mo brad. Kaya sa Revelation 14, ating mabasa nga, ito nga 144,000, wala sila kaunting karumihan, hindi nagumihan ng mga babae, hindi at sinungaling. Bakit? Kasi nabihis na nila si Kristo na tumpas din na yung utos ni Pablo. At ni Pedro, nang pagkatapos ating panampalataya, magpabautismo tayo. Kasi yan ang sagot ni Pedro sa 3,000 ang katao na nagtatong nagpalataya na sila. Jesus pa lang ang kanilang pinapasok sa kundi yung pala talagang Isaya. Di ba sabi niya ni Kristo sa ni Pedro sa akin, 4:30-38, itong Jesus na yung pinapasok sa krus ay ginawa ng Panginoon ng Kristo. Yan ang pagkabang puso nila. Ang nila, ano gawin natin, sir? Yan sagot ni Pedro, sisi kayo at magpapautismo sa pangalan ni Kristo. Upang matanggap ninyo ang kapatawan ka sa pangako ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, pangako yan. Ngayon, tatak yan. Na tinatak rin yan sa 144,000 sa Revelation chapter 7. Hindi siya literal ang mga Kristiyano yun. Wala tayong makita. Kasi yung New Jerusalem na nandiyan, ang 144,000 na ilagay sa 12 gates ng New Jerusalem, kung basahin ang Revelation 21:9-14, may 3 gates dito sa East, may 3 gates sa West, may 3 sa North, sa South. Nandoon sila na ilagay. Bayan niya ng Diyos ngayon eh. Sa Revelation 3:12, ang sabi niya ni Christ, ang hinumang natakong isulat ko sa kanino, pangalan ng aking Ama, pangalan ng bayan ng bagong Jerusalem. Bagong bayan. Yan ang bayan niya ng God, na ang lahat niyang mga anak, na ilagay diyan. Wala naman tayo nakita na ibang mga naligtas maliban sa iyang 144,000 na hindi ng Dugo ni Jesus. Saan yung mga convert nila ni Pablo? Saan yung mga convert sa Petitio Christian? Bakit hindi niya nailagay kung hindi pa yan? At sa Revelation 14, yan pa rin ang kasama ni Christ. Revelation 14, wala naman si wala na may ibang kasama ni Christ kung hindi ng 144,000. Iyan ang sabi niya na kung ako'y makahanda na ng paglalagyan ko sa inyo, pabalik ako at kukunin ko kayo kung saan ako, kasama ko kayo palagi. Sa 1 Thessalonians 4:16, nasabi rin yan, salubiwin natin si Kristo sa alamaan upang magkasama na tayo sa kanyang pagkakulit. Eh wala na may tayo makita na ibang mga ministers, maliban sa kahit hindi siya literal na bilang, sa kahit hindi siya literal na ang mga hindi kasi kayong naliterap pa, hindi kayo na anak ng Diyos. Ano sabi ni Christ? Kayong anak ng inyong ama ng Diablo, kung matay niyo ba isa, John 8:44. Kasi katuparan yan sa hula ng Hosea chapter 1, verse 4, ang nakatapos ang versikulo,
kung sa sinabi ng Josiah ng Diyos, Josiah, pag-asawa ka ng 14 na babae, pag-anak ka ng tatlo, yung tatlo pa lang anak ni Gomer, nagsimbolo yun sa pag-iwalayan ng Israel at saka sa kanila. Kaya sabi sa tatlo, kayo hindi ko nabayan at ako hindi na niyo Diyos at Ama. Kaya natumpag yung pagdating ni Christ, ang mga anak kayo ng Diyos at mga Kristiyano na, kayong mabasa natin sa Galatia 3:15-29, kayong mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat kayong lahat na nabautismuhan, nagbihis ng Kristo. Ibig sabihin, yung katawan na yan ng Iglesia, nagbihis pala yung Kristo para mabihis natin yung righteousness na higit pa sa Kristo. Iyan ang Iglesia yung nakatala sa langit, yung mabasa natin sa Hebrews 22-24, kung saan nandiyan ang Diyos Ama, nandiyan ang pamagitan, nandiyan ang lahat ng taong pinasaktan. Kasi ang Iglesia ay nakatala sa langit kasi ang ating citizenship ay na, nasa sa langit. Ang ating citizenship kasi gusto sa langit, sabi ni Padre ang Kristo, Lucas 10:20, yung citizenship yung higit. Si Pablo rin nagsabi sa Philippus 4:3, yung citizenship yung higit. Kaya yung Iglesia na yan, yan ang totoong Iglesia ang nakapatid na nakatala sa langit. Thank you. Hello. Okay, so... Wala mo magpe-present muna. Wala mo na magpe-present muna. Magpe-present muna. Pag wala na magpe-present, isa, winner dalawa lang. Superman, sorry, share sa 144. Patayo po kayo. Hindi na kayo, hindi na kayo magkano. Mamaya na lang, tatanong muna kay Pascal. After ito, presentation. Pastor, tanong ko. Yung 100, ako, yung 144 na yan, member po ba yan ang church ni Christ? Iyan na ang church na tinayo ni Christ. Yung member yun, member na yun. Ano yung mga Hudyo o mga Christian? Both Gentile ang both Gentile ang Diyos na naging Christian. Literal na 144. Hindi siya literal na bilang. Kasi hindi pa yan natakompleto pag natakhang ngayon. Kung masaya yung Revelation 7, verse 1 to 8, ang sabi ng anghel, umakyat sa sila nga sa apat kaanghel na may kapangyay sa pagsira sa dagat ng kapayan. Huwag muna ninyong sirain ang dagat ng pagkakawayan sa aming matatakal. Ang sinikating yung nating 44,000. Eh, nandito pa naman ang lupa, ang dagat ng kapayan. Eh, hindi pa yung kumplito. Kasi kabuhan niya nila ng malinitan. Yung maraktyo, bago ang Great Revolution. Kasi yan ang bride ni Christ. So, yan ang church. So, yung 144,000. Hindi yan uncertain number ba ang 144? Oh, hindi siya literal na number. Kasi God ang nagbilang niyan, ang bilang ng iba kaysa bilang natin. Sabi kasi hindi yan sa Isaiah 55 na may ito, may wish is not you, may wish is not you, kasi may wish is not you. Kasi ang sabi ron, tinatakan ng mga lipi ng Israel. Oh, marami ka dito. Kasama ka ba sa natatangan dyan? Oh, na-mention yan nga, the shame of the 12 tribes of Israel. Pero hindi siya literal. Tinatanong ko, kasama ka ba dyan sa 144,000 na natatakan? Alin? Kasama ka ba dyan? Ako? Sa 144,000. Kasama ko dyan. Oh. Kaya lang ako natatakan dyan. Oh. Sa pagbautis mo sa akin, ang tama na bautis mo rin, ma'am. Hindi rin dito yan. Hindi mo siya hindi buho. Lugo buho yun. Kasi kailangan tayo mamatay, malibig, mabuhay muli na kasama ni Kristo sa pamagitan ng Pastor. Roma 6:35, Pulusas, Tote, Wait. Kasi sabi ni Pablo sa verse 13, kayo'y mapatay dahil sa iyong kasalanan. We are being spiritually in God. Kailangan tayong mabuhay spiritually sa pamagitan ni Kristo at sa pamagitan ng bautismo. Kailangan lang kasama ang mabuhay ni Kristo. Okay. Sabi mo, yung bautismo yung nakakasalanan. Eh, yung bautismo, diyan tayo tataka ng Espiritu Santo. Kasi yan ang sabi ni Pedro sa turo niya, na magsisi kayo at magbautismo upang matanggap ninyo ang pangako ng Diyos na Espiritu Santo. Pero bago tayo matanggap, patawarin mo niya. So, last question. Yung sinasabi niya na 144,000, di ba sabi mo, it is a figurative, di ba? Figurative yan eh. Pangkalahatan niya. So, ibig sabihin niya na hanggang ngayon pa, nagtatatak pa rin. Tuloy-tuloy pa yan. Tuloy-tuloy. Ang mag-perform niyan. Ito ah. Sino po ang inutusan dyan ng Diyos para magtatak sa Diyos? Tuloy-tuloy pa tayo. Di ba? Sino po ang inutusan dyan ng Diyos
para tatakan lahat ng tao sa buong mundo. Ito, ating mabasa sa Galatia 4:26-28, kailangan muna tayo ipanganak muli bago tayo magpangarap para magkatmatatakan ng mga tao. E sa turo nila ni Pablo, sila may spiritual matter. Basahin mo muna yung Galatia 4:26. Pastor, sino po? Specific number, sino? Ay, specific number. Ako po yun, ako. Sino po ang inutusan ng Diyos na magtatak? Sabi mo hanggang ngayon, patuloy na magtatak. Yung nga, yung nabautismo sa tama na bautismo. Ah, sino nga po? At nasambit yung pangalan ng Diyos Christ. Kasi pag nabautismo ka, kahit nung pag hindi masambit yung pangalan ng Diyos Christ, turo yan ni Pablo, in everything you do, you must do it in the name of Jesus Christ. Sino po yung may authority? Ako yung tatay po ba? Okay, nabautismo na ko sa tama. Kaya, nabautismo na ko sa tama. Mayroon akong spiritual mother, tulad na at tulad na kung isa, basahin natin yung Galatia 4:26. Ang sabi niya, at tunay na mga Kristiyano tulad ni isa, may pananakay. So, kayo mo yan yung tulad ng Diyos na magkatakin. Pastor. Ito nung yung tamang bautismo. Sige, Pastor. Kasi kung sa tamang bautismo, patanggap natin yung Holy Spirit at kapatawaran ng kasalanan. Yan ka, idagdag yan sa sayon. Kasi yung sayon, hindi yan yung sayon. Mga believer niya na sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3, kayo ang bukid ng Diyos, kayo ang gusali. Pastor, may ilang katanungan po. Pastor, pwede magtanong po? Kasi nabang tunin po sa akin, pwede po, Pastor. Agalawa, sige lang, may minus na pa. Sige. Dalawa lang din po yung nagkaka. Sige. Unang tanong, Pastor, nabanggit niyo po na si Brother Branham ay isang propeta na sugo ng Diyos. Tama po? Anawa ko? Okay. Kung siya ang propeta na sugo ng Diyos, may nagsugo sa kanya kung sinugo siya. Tama? Ay, yung nabasa ko, nabasa, may angel na nagsabi. Ah, may angel. Guni-guni yun ba ito? Ay, ako yun. Actual. Okay. Ganito. Kasi, nilinaw ko, Pastor, kasi mas madali maunawaan sa mga miyembro nyo. Pero sa amin, hindi mga miyembro, kailangan, kahit sa korte tayo, Pastor, kailangan natin pakunat yan. Oo. Ngayon, ang ito na ang tanong ko, Pastor, ito Dr. Bang yun. Sino po ang nagsugo ni Brother Barack Branham kasi taga-America siya at ang iglesia tatag sa Jerusalem nagmula sa Jerusalem ang mga apostoles, sino sa isa sa mga alagad ni Kristo ang nagsugo kay Brother Branham? Ang kuwagan yung five ministry na restore yan pagpaling. Kasi, hindi, walang problema kung na-restore siya o hindi. Ang problema doon, ang tanong ko, sino po ang nagsugo? Kasi sabi mo sinugo, edi may nagsugo. Eh ngayon kung may maturo mo sino nagsugo mula sa Jerusalem, pumunta sa Amerika at sinugo siya, totoo siyang sinugo. Pero kung wala kang may turo, hanggang ngayon, patay lang si Brother Branham, manatiling guni-guni pa rin. Kaya nga, ang tanong ko ngayon, sino ang nagsugo mula kay Kristo? Ito, masagot talaga siguro ito ng dito sa isang tao lang po. Pwede din po, isang tao lang po. Pangalanan mo. Sino sa mga apostoles ang tumawid mula sa Jerusalem at pumunta sa Amerika upang suguin itong tao na ito? Ibigay ko si... Huwag na rin ibigay kasi makamatay. Ako na lang po. Siya lang muna. Kasi ang totoo na... Sige, ibig sabihin hindi ka handang sumagot. Oo, hindi siya talaga magsagot yan kasi hindi yan yung totoo. Kasi naniwala lang ang prophet ko na isa lang sa mga prophet na niya restore agad. Ikaw, Pastor, ibig kong sabihin, unawain, Pastor, na pinapaniwalaan mo yung hindi kasigurado. Kasi hindi mo masakot. Ang namin pinaniwalaan mo yung sa akin ministry. Ah, so, I have the opportunity ministry. Okay. Sunod na lang. Malinaw naman yun sa si Brother Branham. Ang sasagot ko, pagkatawag sino tanong kasi sino ang apostol? Of course wala literal. Ah, wala. Okay. Walang literal. Siyempre namatay niya. Even nga yung pope, hindi rin dapat. Even pope, wala rin.
Hindi, hindi naman gano'n. Gusto ko lang sabihin, yung succession ito, yung mga successor ito, of course, walang apostol naman sinasabi, ikaw yung sumunod ah. So of course, nung sinabi ng Bible na ikaw ay binigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos, kabilang ka rin. So you have the right to claim na ikaw ay tinawag ng Diyos, fancy din doon sa pagkasulat sa Biblia. I-correct ko na lang muna yung kwento na. Last question, pwede ko pa. Kaya, kasi binanggit niya. Mga 144,000 na. Hindi na po. Itong dalawang kapanganak. Dalawang kapanganakan, Pastor. Sabi mo, ni si Kristo may dalawang kapanganakan, una at pangalawa. Tama yung unang pangalawa o unang kapanganak o pangalawang kapanganakan. Saan po naganap ang unang kapanganakan ni Jesus? Sa iyong sariling pananaw. Ang unang kapanganakan ni Kristo sa iyong malapalik na inang sa Biblia. Ang pinapanganakan niya. Saan mababasa sa Biblia ay may unang kapanganakan? Proverbs chapter 8 with the... Pinasa ko na rin yung pastor, hindi siya ipinanganak doon. Proverbs yan, ang sinasabi niyan, wisdom. Yung wisdom, ang sabi niya ng wisdom. Iba yung wisdom, Pastor, kasi pinanganak. Sa ating panahon, si Christ ang wisdom ng God. Sige nga. Mapapasa natin yung wisdom. Hindi ko sinasabi, Pastor, kung ano siya ang sinasabi mo kasi sinundan po kita. There are two ways in which Christ was born. The first one is the firstborn, and the second one is the secondborn. Now, my question is, no question for the second one. The question is, your statement, unang kapanganakan. Tinanong kita, saan po ipananganak ang unang kapanganakan? Hindi ko tinanong kung ano siya dati, anong kalagayan. Saan siya ipinananak sa unang pagkakataon? Saan? Saan nababasa na unang ipinananak si Kristo sa Biblia? Ikaw ay may nagsabi nito, Pastor. Kung sa physical na kapanganakan, walang problema yon, second yun. Yung blood kay Adan bago siya na ipanganak muli yung baptism niya, yung second birth niya. Pero may mababasa ba na may unang kapanganakan si Jesus o sarili mo lang gawa-gawa? Sa panahon niya ni Maali Maria. Si Maria yun. Walang problema. Sige na nga. Sige na, Pastor. Okay na. Eh, naunawaan na kita. May ipanganak siya. Alam na. Kapatid doon natin sa related pa rin sa 144,000 kasi actually dito siya kanina kasi hanggat wala pa po ganun is kaya na original siguro last na siya last na siguro si 144,000 ano po ba ang prevailing stand dito? Sino ba yung 144,000? Pastor Peter po ang... Literal yun. Ang kulay, Pastor. Not literal. Okay? So, pag not literal, spiritual. Diba? Okay. Ano pala yun? Yun ang problema. Kasi, ako, pinag-aralan ko, meron palang dalawa, introduction muna bago ko nagunin. Dalawang palang paraan para paliwanag mo ang Biblia. Dalawa lang. Una, yung Hebraic mindset, tsaka yung Greek mindset. Kasi, ang original na Bible, galing sa Israel, mga Hebreo. So, ang mga sumulat niya, lahat Hebreo. Diba? Hindi ho mga... Pagkaman sinunat na sa Grego, pero ang utak nila, Hebreo, si Pablo, aral yan sa Hebreo, ang rabay yan eh. Si Peter, hindi rin, Hebrew din yan. Lahat ng apostoles, Hebrew yan. Pero lang daw si Luke, medyo kalahati. So kalahating Jew, si Luke. So anong tawag sa kanya? May medyo. Kalahati. So, sa
So sa lahat ng ito sa paliwanag ko, sa lahat ng spiritual na bagay, merong pinanggalingan na physical. Di ba? Pag naipaliwanag mo ang, halimbawa, kaya nga sinabi ni Kristo, hindi mo ba alam ni Nicodemus yung born again, meron din sa literal, meron sa spiritual. Di ba? Merong physical earth, meron din spiritual na realm, tinatawag. So tayo, meron tayong physical life, pero meron din tayong spiritual life. So everything that is spiritual, there is a foundation in the physical. Pero pag pinaghiwalay natin yung dalawang concept na yan, iyon yung tinatawag na ini-split mo yung spiritual sa literal. Kaya tuloy, humihiwalay na doon sa physical na interpretation, doon na nag-iba-ibang interpretation sa pagkaintindi ko. Kasi lahat tayo, marami na tayong iba-ibang interpretation. Pag hiniwalay mo ang physical sa literal, di ba? Halimbawa, pag sinabi mo hindi ito literal na Diyo, wala ka sabihin, hindi ka interesado sa physical Diyo. Di ba? Kasi gusto mo literal eh, not literal. Dapat hindi na sinabing not literal, nagkakonekto mo na, spiritual. So, di kaya nga po. So, ang anak, sino ho ba ang, pag sinabi yung literal Jew, alam nyo, there is also a misunderstanding of that. Kasi Jew is only one tribe from tribe of Judah. Isang tribo lang yan. There are 12 tribes of Israel. So, doon pala, mali na yung agad yung konsepto. Jew is only one tribe. So 144,000, mali na agad, it's not Judah alone. Ha? Pag mali ang tanong, mali ang sagot. Pag mali ang concept, mali na rin ang susunod. Pag mali ang pinag-umpisahan, mali na rin ang susundan. Dapat i-correct yung mindset. I-correct yung tanong. So, sino ho bang pag-i-trace ka natin literal na yan, maganda yun kasi parang electrician ba, pag may sira yung sasakyan, uumpisahan lahat ng pinanggalingan ng kuryente, makita ang mali. Kaya doon. Sino ho ba? So, klaro, 12 tribe of Israel. Pero si Israel, dati si Jacob, di ba? Amen. Tapos naging Israel siya nung nangipagdumong siya dun sa angel. Tapos, tinawag siya Israel, meron siyang 12 anak, yun ay nagiging 12 tribe of Israel. Pumunta yun sa Egypt, 70. Nung lumabas sa Egypt, 600,000 na men and women, hindi pa kasama ang children. So, estimated daw mga 2 million na Israelite. Ano? Lahat ba yun na galing sa Egypto, physical children of Israel? Physical? O may halo ng hindi talaga physical? May halo. Nabasahin natin sa Exodus at chapter 12 verse 48, a mixed multitude of people went with them. Ah, ito lang tapos. Meron, madahin nyo. Exodus 12, 48. Kasi, gusto kong ipaliwanag sa inyo yung concept na kasi, moderate ko na yung sagot ko. Ang sagot ko dyan, literal yan na 12 tribe of Israel representing the whole tribe by the multi-million. Kasi ang concept sa Hebrew, a tribe just represents the family that belongs to the tribe. Pag sinabi ho 12 tribe, 3 mo yun, i-multiply mo yun kung ilan ang nire-represent niya. So itong 144,000 is 12 times 12,000. Kaya naging 144. Representing all of the physical descendants of Israel.
from the beginning of time. Pero gusto kong ipaliwanag sa inyo. So pastor, 144,000. Ha? 144,000 talaga. Literal yan, kasi ang concept ang pinapaliwanag ko sa inyo. Pagdating sa Hebrew kasi, pag sinabi ko, brother, yung tribo natin, ha? Ikaw ang leader. Picture me, he is representing libo. Hindi yan literal lang na nakapako kasi tayo ng 144,000, palaging, parang yan lang ba? Parang kulang o sobra ba yan? Hindi natin naiintindihan yung concept. It represents the entire thing. Dito natin mga kapatid na katili ko, di ba? Pag sinabi si Pope John Paul, halimbawa, he represents the whole Catholic population in the world by the billions. Tama? Sa born again, watak-watak man tayo, wala tayong bilang. Diyan nga ako nagtataka eh. May solusyon na ho paano tayo magkaisa lahat ng naliyo. Ito gusto ko i-share sa inyo. Pero hindi ito ang topic na yun eh. Opo, maganda mailagay sa agenda. Meron kasing panukalang batas sa Kongreso, gagawing batas yung 7th Festival. Para sa lahat ng Cristiano. Ano ba? Feast of Pentecost. Isa lang. One Church Global Pentecost. Ano daw? New World Order? Ha? New World Order. Hindi New World Order to. Ano yung New World Order to? Kasi Kongreso. So, ngayon, para maintindihan nyo po, okay, Israel, pumunta na sa Mount Sinai, tinanggap na ito. Tinanggap nila ang Torah o ang kontrata ng Diyos, yung covenant. Ngayon, ano? Lahat ba na tinatawag na children of Israel, children of Israel, literal ba talagang silang may dugong Israel? Patunayan ko sa inyo na hindi lahat ang tinatawag na Israel, kinakailangan may dugong Israel. Hindi, ba? Si Caleb, sikat na tao yan dahil siya lang nakapasok sa Promised Land at si Joshua. Joshua is from the tribe of the 12 tribes. Caleb is not an Israelite. Kinisite siya. Kinisite. Ewan ko kinisite. Kinisite. Sino yung kinisite? Tingnan mo sa Biblia, kinisite. Hindi ko lang nala yung laptop ko. Yun ang tinuro ko kahapon sa church namin. Who is Israel? Israel is a person who takes hold of the covenant and faithful to the covenant. Anong word? Kinisite. K-I-N-N-I-Z-I-T-E or S-I-T-E. Kinisite. Si kinisite, lahi ba ni Isaw yan? Pero bakit siya kabilang doon sa 12 tribe? Bakit? Bakit, Pastor? Dahil tinanggap niya ang covenant ng Diyos. Si Jethro, hindi po siya Israelite. Father-in-law siya ni Moses. Pero nung naniwala na siya ng Diyos ng Israel, kabahagi na rin siya sa Israel. Tayo, Pilipino tayo, pero pag tinanggap mo ang Messiah ng Israel, kabilang ka na. Spiritually, kabilang ka na. Kaya when you say Israel, mga kapatid, you are Israel when you take hold of the covenant, of the new covenant, spiritually. So hindi pwede i-separate ang physical Israel sa spiritual Israel. Yun ang ibig sabihin. Pag hiniwalay natin, doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Ah, iba yan ang 12 tribe, mga Hudyo yan, mga Judas, Barabbas, Estas. Ito tayo. So, tapos nag-iba-iba na. So, wala yung ibig. So, sa mga ito eh, balik sa topic, itong 144,000, it represents the fullness of all that belongs to Israel. But not only that, mga kapatid, it also represents those who are faithful, spiritual Israel, who is faithful to the covenant. So it's you and me included. Multitude of people, Lord, from all tongues and nations, nag-multiply na ang lahi ni Israel spiritually.
Yun pala ang ibig sabihin kay Abraham, ang mga anak ko ay masindami ng alipaap sa lupa sa langit at sindang dahil ng buhang. Yung spiritual, yung buhangin sa lupa, yun yung physical Israel, yung star sa langit, born again Israel, pero pareho sila anak ni Abraham. Israel also is you and me. I don't know if you can accept that, but kasi ang description sa Israel, by the way, ano ba ang ibig sabihin ng Israel? Sar-el means prinsipe ng Diyos. Amen. Hindi ka ba prinsipe? Prinsipe ba tayo sa karya ng Diyos? O kagawad lang tayo? Tanod lang. Tanod? Baba mo naman natin ang ambisyo. Ang langit na ang gusto natin. Ha? 5 minutes, so. So, basta wala na talaga yung Gentiles na yung there is neither Jew nor Gentile. Ang ibig sabihin, hindi porque may Jew na may Gentile na may Jew. Ibig sabihin, dahil nasa dugo ni Cristo, basahin nyo Efeso 2:12 hanggang 19. Pinag-isa na kayo. Kaya yung, alam nyo po, kaya binibigod sa inyo yung Hebrew concept. Yung Hebrew concept, a tribe represents, halimbawa, Moses represents the tribe of Levi. So pag may 12,000 tribe ang Levites, mga men lang yan that represents all of the thousands of tribes of Levi. Representing. So what? Malito niya na 144 ay napaka-iksi lang, napaka-konting bilang lang yan. Kasi kakabot ka ng ulo, 144, sino kaya? Swerte naman naman. It represents all of the tribes. Physical and spiritual. Mga kapatid, I could say it even includes you and me. Because we are spiritual Israel. Prinsipe ng Diyos. Kaya maliitong sinasabi mo, Jew. Maliitong Jew. Dapat Israel. Israel is 12 tribes. 12 tribes of Israel. Jew is only one tribe. So mali ang konsepto. Spiritual Israel tayo. Bakit? Misaya natin tagal Israel. Ang covenant, wala naman. Mga kapatid, wala covenant binigay ang Diyos sa Gentile. Lahat sa Israel, nakikibahagi lang tayo. Grafted in Romans 11. Si Abraham, hindi Israelite. Pero si nasa kanyang Hebrew. Genesis 14:13. Abraham is not an Israelite. So, but mayroon siyang covenant? Ha? But may covenant? Ang tawag sa kanya, Hebrew, a crossover. Na tumawid, na naglalakbay, na hanap ng Diyos. Nagkataon kasi yung apo niya na si Jacob, naging pangalan Israel, may 12 anak, naging 12 tribes, na physical direct descendants ni Abraham. But Abraham was not even called Israelite, he was a Hebrew. Tapos nakipagtipan niyo sa bayang Israel para magsimula lahat ng umpisahan niya lahat. Hanggang sa, yun na, hindi nila makayanan sugod nung dumating na si Kristo. Hanggang hindi pa rin kaya, na-born again tayo in the Spirit, so, in the power. Malino na hindi ko sa akin yung hukay. Ba? Ha? Paano na? Madali kasi sa big, pwede ko yung sabihin, nabutin yan eh. Diba? Ang kalahatan ito. Universal. Kung tutusin mga kapatid, hindi naman tayo napagpagkano. Bakit? Ikaw at ako yan, representing all from the nations and tongues na faithful sa Diyos. Pag faithful ka sa Diyos, prinsipe ka ng Diyos. Ang ibig sabihin ng prinsipe ng Diyos is Israel. Sar-el. Sar means prinsipe. El means Diyos. Prinsipe na Diyos. Hindi lang pare, prinsipe. Ano magkahari kasama si Kristo?
Thank you, Pastor. So, bago po ibigay kay Brother Francis, ito, huli na po ito, last ito. Mapakit natin talaga na mapigil. So, kanina kasi sa presentation kasi ni Pastor Peter, 144,000 na hindi niya masyado nagiging emphasize talaga ng gusto about spiritual Israel. So, topic siya ng iba. So, kaya medyo sa parang sa huli medyo napapanggit yung ano ba yung 144,000 kasi hindi ka lang spiritual o hindi ito. So, huli na po ito si Brother Francis at hindi na po magtatagal. Hindi na po magtatagal ito. Ako lang, 5 minutes. Kung pag-ibig sa'yo, pag-ibig sa'yo, pag-ibig sa'yo. Sundan nyo. Tama ba ako, Pastor Ike? Yung Gentile sa translation sa Old Testament, going yan. Okay. Tama ba ako, meaning niya ay nations? Nation. Okay. Hindi, ang salitang nation. Tatlong klase po ang Gentile, sabi ko. Tatlong category, yung pagano, God-fearer, at converted. So, ang Gentiles, o nation, so goyim, hindi siya not Israelite sa original meaning. Ang original meaning niya, nations, kasama ang Israelites. Amen. Ngayon, by connotation, alam niyo connotation, iba sa denotation. By connotation, pag nagsasalita ang kapwa Israelita sa isa't isa, pag binanggit nila nations, nilalabas nila sa nila. Kasi, pagkausap nila kapwa Israelite, labas sa kanila ang tinutukoy nila. Nasundan niyo? Ngayon, na-inherit natin yung term na yan sa churches. Pag sinabi natin Gentiles, ang ibig natin sabihin, non-Jew o non-Israelite. Amen. Ganyo. Pero, ang original meaning ng Gentile, all nations, kasama ng Israelite. Amen. So, to be specific, by connotation, kailangan banggitin natin non-Israelite. Kaya napapansin nyo sa King James, hindi nakalagay Gentile sa NIV na yan. Ang nakalagay sa King James, Greek or Jew. So, yung Greek, hindi necessarily galing sa Greece. Nagsasalita lang ng Greek language. Mabalik tayo. Ngayon, gusto ko i-segregate Bar Peter, Bar Melchor. Tatapusin ko muna siya. Yung sinasabi ni Bar Noel na saksi ni Oba, hindi lang siguro saksi, halos karamihan, ang turong nila, ang 144, represents the church. Maganda pinamit ni Pastor Ike, magkaiba yan, may literal, may physical. Ay, may literal, physical, tsaka spiritual, symbolical. Pero yung huli mo statement parang pabor sa kanila eh, na huwag mo na ipugod. dapat mo ipugod para ma-distinguish mo. Pero isa mo huwag na ipugod, yung sinasabihin, there's neither Jew nor Gentile, neither bond nor free, we are one in Christ. Ito yung gusto ko ipaliwanag. May tumanggap kay Kristo na qualified for resurrection. Sundan niya? May hindi tumanggap kay Kristo na qualified din to be a citizen in the millennium. Ibig sabihin, last na nila makikilala sa Kristo. Tawag ng Bible sa kanya na heavens. Heavens. Ano sa Hebrew yung heavens sa Old Testament? Ano sa Hebrew yun? Yung Hebrew word, Hebrew translation ng heavens. Alam niya? Gusto ko lang pag-aaral ng Hebrew. Ano yung term niya doon? Ano yung tawag? Kasi may pa nababasa ka sa King James na heavens. Ano yung Hebrew original text niya? Gerim. Okay, so, ito yung mga pagano. Ito yung mga walang alam sa Diyos. Pero meron sa kanila, magpapatuloy sa millennium, pero that in a resurrected body. Sila yung pamumunuan at tuturuan sa millennium. Brother Francis, hindi tinawag na Gentiles yung heads? Gentiles din sila by definition.
Hindi lang lang yung heaven sa Argentiles. Understanding na, root word na lang. Okay? Tama naman sabi niya eh, merong common. Converted, merong di-converted. Ikakwento kayo converted ha. Merong na-convert sa physical Israel, yung proselytes, term natin sa New Testament, proselytes. Na-convert yung mga non-Israelite into sa mga Judaism under Pharisees, Sadducees. Ang tawag ng Bible sa New Testament yan, proselytes. Itong mga proselytes, meron dito na-convert sa Christianity ni Paul, pero sila rin yung nag-tridor ni Paul para magpupunod siya sa Jerusalem. Parang nagkalap na, uy, nagpasok siya ng sa loob ng templo. Kaya pinagilitan si Paul. Ngayon, ang physical Israel, meron na silang nakukonvert. Kung maring, binanggit ni Pastor Mike na hindi siya by blood na Hudyo o Israelita, pero tumanggap sa covenant, kaya naging kalipid ng Israel. Marami rin na sa Bible niya. Si Ruth, siya dyan, di ba? Si Rahab. So, dito, yung physical na tumanggap, katulad din ng proselytes yan. I-differentiate natin yung tumanggap kay Kristo in New Covenant. Meron tumanggap kay Kristo na Israelita. Ang unang tumanggap kay Kristo, mga Israelita. Pero hindi pong bayan ng Israel. Kaya sabi ni Paul, nireject na pong ng Israel yung si Kristo. Kasi yung tungkol niya pong bayan. Pag nabasa niyo sa book of Acts, libo-libo na convert, huwag niyo isipin pong Israel kasi million na pang sa Israel. Tapos kasama pa sa buong mundo. So kung na-convert, pagkatapos ng libong yan, hanggang doon na lang, the rest is na-convert na si Pablo sa mga sinagoga sa iba-ibang part ng empire. So, i-distinguish natin to. Ang church, spiritual Israel, may, katulad ng Gentile, may Israelites, at may Greeks, may ibang lahi rin. May Gentile church din. Pag sinayin natin Gentile church, tinuro ko tayo dati, huwag mo isipin ng Israelite. Kasama ang ilang Israelite doon. Yung mga original apostles. Ngayon, original na Kristiyano ay mga Israelites. Mga Messianics. So, force forward tayo ngayon sa panahon natin. May 144,000 na literal. Messianic. Bakit may 144,000 na literal? Sabihin ko sa inyo bakit. Gusto nilang ma-restore ang templo. Gusto nilang ma-restore ang dating worship. At kahit kalaban nila yung UN, kalaban nila yung buong mundo, itutuloy nila yan. Kaya sasabihin ako sa inyo, tinanggap na ba nila si Kristo? Hindi! So, ito ang gusto ko ipakita sa inyo. Ang literal 144 na lipig by dugo ng Israelites, hindi pa nila matatanggap si Kristo to until the last half of the last week of Daniel. Amen. Sa ngayon, katulad nila, yung mga unang Jew na physical na tinitignan, may literal na 144 at itong 144 type din na church. Hindi ko sabihin sila ang church. Kasi ang Gentile church wala na sa earth pag sila na-convert. Di ba, iniwan ni Joseph yung asawa niya sa loob para mag-meet sa kanyang mga kapatid. Amen. Ito, ang 144 type ng kapatid ni Joseph. Si Joseph type ni Christ. Kapatid ni Christ. Pag nag-reveal si Christ sa kanila to the two prophet ministry, tapos nakuha na yung church na dapat ma-resurrect. Sa loob ng tribulation, tapos na yung resurrection ng New Testament saints. At naniwala ko ma-resurrect din na 144,000, pero ay tawag dito ay tribulation saints. Sa loob ng tribulation saints, sa loob ng tribulation, may mamamartir doon. Yung mamamartir doon, yung literal na 144. Sa loob ng tribulation, may church na may iwan. Yes. May kaiwan na ba ng church sa rapture? Meron. Napakarami. Yung maraming may iwan, na mamamartir na kasama nila, makapun na lang yan. Sila yung nasa side na spiritual. Meron tayong literal Israel, yan yung bayan ng Israel. Pinabangit ni Bad Pastor Ike na mga tao na hindi lang 144. Sabi niya, konti ito eh. Tama sabi niya eh. Kasi yung buong Israel hindi 144 lang. Amen. Pero saksin niyo ba? Ang 144 kami. Eh, nagpas nila sa 144 eh. So, ang church na spiritual na mare-resurrect ang glorified body, sila yung magiging hari sa millennium. Yung literal na Israel, katulad din ng sheep nations, na mga headlets na maiiwan sa lupa
as citizens, the ship nations. So, hindi nila, yung ship nations, hindi nila kilala si Kristo, saka pa lang ipapakilala, pero millennium na, hindi na church age. Okay? I hope nakita niyo yung distinction. May literal na parallel sa spiritual. So, yung church ngayon, type sila ng Israel nung lumang-tipad pa yung nangyari sa kanila. Yes. Pastor, tanggap mo na ang mga Hudyo hindi ka bilang sa, mga Gentiles, hindi ka bilang sa tinatawag na anthropos. Hindi tinatawag na, hindi ka bilang sa? Anthropos na tinatawag. Anthropos, tao? Oo. Tanggap mo na ang Gentiles, hindi tinatanggap na anthropos. Siguro, yung term na Hudyo na aso sila. Yes, tama. Pero, siyempre, they lingo yung general word. Pero, siyempre, connotation term na lang yan. Mga labas ka sa atin, aso. Aso, baboy. So, ipabalik ni Kristo yan pang samantala siya sumakay sa kaisipan ng Nikolaita na Hudyo. Tingnan mo, pati Samaritano na katugo nila, kalaking katugo nila, inaaso din nila. So, kasi Samaritano din ang Hudyo. Nikolaitan spirit ang title niya sa mga churches. I'm better than you. Pero, binibrinig ni Kristo yan. Praise the Lord. Okay, so tapusin na po natin yung 144,000. Tapusin na natin yan, Pastor. Original sin. Wala na to. Okay, last time na pag-usapan ito eh. Original sin. Tatawag tayo sa pag-iba. Pinakamadugo. Oo. Para gabihin tayo. Pinatawagin ko lang po.